Hello again mga kamua-mua Maynard Escari po para sa ating menu espesyal. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and click the bell para sa susunod kong video ay ma-notify kayo and share. At follow nyo na rin po ako sa aking Facebook account, Maynard Escari. Hello to Molina Daniel. Ang sarap tikman, chef, keep up the good work. Yung request ko ha. So ito, Molina Daniel, ay gagawin na natin ang request mo, ang style ng fast food chicken recipe. So kanina nakita mo sa unang video ko ay nandoon ako at bumili ako ng breast chicken, kung saan yung chicken na binili ko ay gagamitin natin para sa ating anim na klaseng recipe na gagamitin natin, na gagawin natin para sa ating chicken recipe. Okay, Daniel. So, itong unang hiniwa ko ay yung wing parts. Yung wings part. Ayan po. Gagawin natin mamaya para sa ating buffalo wings. At yung hiniwa naman natin na leg parts. At yung chicken thigh parts. Ayan. Gagamitin naman natin para sa ating recipe na 4 pieces chicken joy. Ayan. Jollibee style. So, ayan mga kamuamua. So, yung mga buto ng manok ay hindi natin itatapon dahil gagamitin natin yan mamaya para sa ating paggawa ng gravy. So, gagawin natin siyang stocks, chicken stocks, at gagawin natin gravy para sa ating chicken joy, Jollibee style. Ayan, panoorin nyo, huwag nyong kakaligtaan, at panoorin nyo hanggang sa dulo dahil makikita nyo kung papaano ang pagluluto ko at
iba't ibang klase ng pagluluto ng mga parte ng manok, pero isa lang ang marination para sisimplehan lang natin para madali. Okay po mga kamama. So yung buto ay tinabi ko na para gagamitin natin mamaya para sa ating gravy, special na gravy yan mga kamama. So itong isang thigh part, breast part, itong inihiwa kong cube-cube ay gagamitin natin para sa ating KFC style. KFC chicken popcorn. Ayan, mga kamama. So itong chicken skin ay tinanggal ko para magamit natin mamaya para sa ating gravy. Ayan. So yung isang breast part, yung kalahati sa may upper part, gagamitin naman natin yan para sa ating KFC Singer Burger. Ayan. So meron na tayong isa, dalawa, tatlo, apat na klase. Tapos ito namang iniwa ko na strip ay gagamitin natin para sa ating chicken fingers KFC style again. Ayan mga kamama. So itong huling part na hinihiwa ko ay gagamitin naman natin para sa ating monkey fingers. Ayan, sakto na. Anim na recipe ang gagamitin natin, ang gagawin natin mamaya. At panoorin nyo hanggang sa dulo para makita nyo yung pagkasunod-sunod ng gagawin natin mise en place. Ayan yung marination na gagamitin natin para sa ating chicken. Ayan, panoorin nyo. Yung ingredients ay nakalagay sa description. Ayan. Ayan to. Ito naman para sa ating coating ng ating flour at mga spices. Ayan. Ito naman ay gagamitin natin para sa ating mga sauces. Sauce. Ayan. Sa Buffalo Wings. Sauce ng Buffalo Wings. Ayan po mga kamwa-mwa. So ngayon, magsisimula na tayo sa ating marination ng ating chicken. Ayan po mga kamwa-mwa. Ilagay ang dalawang itlog. Ayan, basagin hanggang sa lumabas ang itlog. So mga kamwa-mwa, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel at bago lang kayo dito sa aking kusina, huwag niyong kalimutan mag-comment, mag-like, mag-subscribe at click the bell para sa susunod kong video ay ma-notify kayo at i-share niyo na rin sa mga kamwa-mwa nyo, mga kaibigan nyo, para malaman nila yung maganda nating recipe. At huwag nyo kalimutan mag-comment ha, dahil sa susunod kong video ay ma-shoutout ko kayo. Ayan mga kamama. So inilagay ko na ang egg, yung cooking cream, ayan, tsaka yung vinegar. Kung wala kayong vinegar, kalamansi pwede, lemon juice pwede. Ayan. Pero dapat lemon juice. Pero wala akong lemon juice. Ang nilagay ko na lang is vinegar. Ayan. Walang problema yan. Walang kaso yan. So, ayan. Salt and pepper. Lagyan natin. Ako gusto kasi maraming pepper. Ayan. Kung pwede nga lang, ibukos ko lahat ng pepper. Ayan. Tsaka itong annatto powder. Pampakulay. So guys, kung meron kayong paprika powder, much better. Smoked paprika, any paprika, ayan. Bagay na bagay yan. Kasi ako wala akong available na paprika dito sa aking kitchen. So meron ako dito yung, yan yung annatto powder. Okay guys, so kailangan, kung wala kayong ito, hindi pwedeng wala. Pwede kayong maglagay ng iba. Walang problema yon. Basta naaayon doon sa lasa. Okay po mga kamwa-mwa. So ito yung Cajun spice. Ayan. Magdalagay tayo nyan. Kasi ito, magdadagdag to ng lasa sa ating marination. Ayan. So i-mix nyo lang po hanggang sa magsama-sama ang mixture sa ating cream and egg. So ito, ibababad lang natin yung ating chicken sa chiller. Maximum 1 day lang po. Ayan.
Kung gusto nyo 12 hours, 4 hours, pwede yan. Pero mas maganda talaga yung one day. Para sa akin, ha? Okay. Para nanunood talaga yung lasa, yung mga spices, yung creaminess, yung cream, yung egg, crispy yung dating. Ayan po. So, basta huwag nyo kalimutan, pag ginawa nyo to, ilagay nyo sa chiller para hindi siya masira. Okay po mga kamuamwa. Ayan. So, bali, halong-halo na po siya at ilalagay na po natin yung ating hiniwang chicken. So, ginawa ko to kasi isa lang yung marination na ginawa ko para hindi masyadong magastos at simple lang din. Okay? Pero, iba't ibang klase naman ng sauce yung ating gagamitin. Kasi, para siyempre, iba-iba yung lasa ng chicken, pero yung marination doon pa rin yung linamnam. Okay? Magkakaiba lang to ng lasa sa mga sauce na gagamitin natin. Okay po, mga kamuamwa. Ayan. So, okay na. At napalo nyo na ang aking ginawa. Ayan, simple-simple lang po ah. At hindi pinahirapan dahil kasi fast food style nga po eh, para mabilisan to. Okay po, mga kamuamwa. Ayan. So, kailangan talagang nakalubog yung mga meat dun sa ating marination, no? So, para nanunuot yung lasa, yung mga spices at ingredients ng ating mga sangkap dun sa chicken. Okay, alright? Okay. So, ayan po mga kaibigan. So, tapos na tayo sa pagmamarination ng chicken. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay yung coating ng ating chicken. Ayan. Panoorin niyo po. Ito ay ang all-purpose flour. Itong black pepper powder. Siyempre, yung salt. Hindi mawawala sa pagluluto ko talaga ang salt and pepper. Mahalaga talaga yan, mga kabayan, mga kamuamwa. So, parmesan cheese, ayan. Optional lang po, pero mas masarap kung meron parmesan cheese. Ayan. So, next na ating ilalagay ay ang corn flour. Pampakrispy sa ating chicken. Itong chili powder. Ayan. Para may konting hot at may konting kagat para sa ating chicken. At itong Cajun spice. Ayan, Cajun spice. Pasarap, pampalasa. At itong ating annatto powder. Pampakulay. So katulad po ng sinabi ko, kung meron kayong paprika, much better. Ayan po. Mga kamamwa. So, siguraduhin lang po natin na halo-halo yung mga ingredients para pag kinout natin yung chicken is balance yung lasa. Hindi puro alat, hindi puro anghang. Diba? So, kailangan talaga mix na mix yung mga spices natin bago natin lutuin. So, ngayon, meron na tayong marinating ng chicken, marination. Meron na tayong flour para sa pag-coat ng chicken. Ayan, konti na lang at malapit na tayong matapos. Basta mag-stay lang kayo rito sa aking video hanggang sa dulo para wala kayong makaligtaan na ingredients o ma-miss na mga procedure para sa ating recipe. Okay po, mga kamuamwa. So ito ang gagawin naman natin ngayon ay yung sauce para sa ating buffalo chicken wings. Yeah. So yung ingredients po ay nasa description. So follow nyo na lang po doon. Okay po. So bago ang lahat, habang naghahalo tayo ng sauce para sa ating buffalo wings, ay shout out muna tayo and mega love shout out to Chris Live TV. Yeah, mega love shout out sa iyo. Puntahan niyo po yung kanyang channel sa YT at maganda po ang kanyang mga binablog. Okay po, mga kamama. So ngayon, gagawin naman natin ngayon ay ang ating brown sauce.
brown sauce or ating gravy para sa ating 4 pieces chicken joy ala Jollibee style. So habang pinapainit natin ang ating awali, ay mika shoutout muna tayo kay Amina L. Blog. Ayan, ang love sa iyo, Amina L. Blog. Mika love shoutout sa iyo. Ayan, magpunta rin kayo sa channel niya dahil nakakatuwa yung mga vlog niya. Ayan, si Amina L. Blog. Ayan, so maglagay tayo ng chopped onion. So okay lang masunog yung onions, dahil yung onions yun ang magbibigay ng kulay para sa ating gravy at yung aroma. Okay, at saka lagay natin yung garlic, whole peppercorn, cloves. Ayan, at saka natin ngayon ilalagay yung chicken na buto-buto. Sabi nila hindi daw masarap yung mapapayat kasi daw buto-buto. Hindi nyo ba alam na ang mga papayat andun yung sarap, andun yung lasa? Joke lang. Okay mga kamama, yan yung gagawin nating method na ito ay simpleng-simple lang. So wala tayong tapon talaga sa ating biniling whole chicken. Okay, so lahat yan gamit na gamit. So maglalagay ako ng konting mustard lang para sa konting twist ng ating lasa para sa ating gravy. Kung mapapansin nyo, sunog na yung bawang. So okay lang yan, walang problema. Huwag kayong matakot masunugan. Matakot kayo pag nasunog na yung kawali nyo. Okay, so ito okay lang to. Yan. So nakita nyo yung kulay ng chicken is caramelized na siya. So pag medyo caramelized na yung chicken, mag-add ngayon tayo ng tubig. At hanggang sa kumulo, ilagay natin yung chicken cubes, 2 pieces chicken cubes or beef cubes. Yan, pampalasa. So pag natunaw na at na kumulo na siya, i-strain natin siya. Yan, para masala yung mga ingredients or mga spices na nilagay natin kanina para sa ating brown sauce. Okay mga kamama, so maglagay ng isang tasang tubig at 3 kutsarang harina. So huwag nyo munang ilalagay sa apoy. So halu-haluin nyo muna hanggang sa matunaw yung ating flour. So ayan, napansin nyo. Pasensya na kayo sa gamit kong kawali. Hiniram ko lang to sa kapitbahay ko. Ayan, wala pang pambili. So ayan, napapansin nyo, ayan, hanggang sa matunaw na yung aking flour and water. Ayan, hanggang mag-liquid na siya. So wala siya, kailangan siyang bubuo para pagka nilagay natin yung mamaya yung ating stocks, eh talagang wala nang buo, konting-konti na lang. Ayan, kaya mapapansin nyo, so ilagay na natin sa apoy. At saka ilagay natin yung bagong luto ng ating brown stock o yung ating gravy. Ayan, mapapansin nyo, wala akong nilagay dyan na kung ano-ano, yun lang kung ano yung nakikita nyo. Nagdagdag lang ako dito ng cubes pampalasa. So ayan mga kaibigan, mapapansin nyo, brown na brown gravy, mas masarap pa sa Jollibee gravy. Ayan. So talagang walang tapon tong ating chicken, whole chicken, fresh chicken, fresh na fresh. Ayan, so pag nakita nyo na kumukulo na, mag-simmer nyo lang siya hanggang sa konting lumapot siya ng konti. Ayan, so kung medyo kulang pa sa inyo yung konting lapot, pwede kayo mag-add ng flour. Ayan. Okay po mga kamama. So kung nabibitin din kayo sa konting kulay ng inyong gravy, pwede kayo mag-add ng konting soy sauce. Ayan, pampakulay. So ayan, nilagay ko na naman ulit ng black pepper. Ayan. So. Okay, tapos na tayo sa ating gravy. Ang gagawin naman natin ngayon ay yung ating dough for monkey fingers. So ayan po yung ating mga ingredients. Is flour, cornstarch,
baking soda, salt and pepper, vinegar and water. Ayan po, mga kamuwa-muwa. So huwag nyo pong imimiss yung any ingredients sa ating dough for monkey finger, kasi pag may namis kayo dyan, hindi natin makukuha yung tamang sakto crispiness ng ating dough para sa ating chicken na gagawin mamaya. So okay po. So bago ang lahat ay minimeasure natin yung ating dough sa ating monkey fingers. Ay mega shoutout muna tayo kay Koy Vlog. Ayan mga kamwama, hello to Koy Vlog. So kung free kayo ay puntin nyo po siyang puntahan sa kanyang channel, si Koy Vlog. Ayan, dahil nakakatuwa po ang kanyang mga vlog. Okay mga kamwama, so ayan, nilagyan na natin siya ng mga ingredients. At ang huling ingredients natin ay yung vinegar at yung water na lang. So pakinggan nyo, ay panoorin nyo mga kamuwa-muwa. Ayan, sa paglalagay po ng water sa ating dough mixture, unti-unti lang po dahil kailangan natin yung malapot na texture. So hindi po siya kailangan liquid. So, para makuha natin yung tamang lasa o timpla ng ating dough. Ayan, parang ganyan lang po. Parang gumagawa kayo ng Cerelac ng bata. Ayan. Ito kuha to ng mga mamis. Dahil sigurado ay kuha nyo ang paggawa ng Cerelac. Ang ganyan-ganyan po ang paggawa. Hindi siya masyadong malabnaw o sobrang lapot. Sakto-sakto lang. So gagawin naman natin ngayon ay ang coleslaw. So meron ako ditong dalawang dahon ng cabbage, white or green cabbage. Itong coleslaw na ito ay gagamitin natin para sa ating KFC Zinger Burgers. Ayan. So hiwain lang po natin ng ating white cabbage ng Julian style o Julian cut. Yung cut po, yung hiwa, hindi po pusa. Ayan. So dahan-dahan lang po ang paghiwa, kasi pag nasugatan kayo at lalo na malalim ay napakasakit at napakahirap maghilom. Ang tagal maghilom lalo na pag malalim ang sugat. So dahan-dahan lang po. Okay mga kamama. Ayan. So set aside natin at ligyan natin ng salt and pepper. Ayan, di mawawala talaga ang salt and pepper. Lemon juice. Kung walang lemon juice, vinegar. Kung walang vinegar, lemon juice. Kung wala pa rin lemon juice, vinegar. Okay, so ilalagyan natin ngayon ng Cajun spice at ang mayonnaise na mayroong hot sauce. Mayo hot sauce. Ayan. At mix lang po. Ayan. Nag-rap na ako. Para na akong rapper niyan. Mix. So pag nagawa na, set aside natin, ilagay natin sa chillers kasi mamaya gagamitin natin mamaya. So ngayon, kinukuha na ko na ng temperature ang ating oil dahil it's time to fry the chicken. So ayan yung ating gagawin ngayon, yung ating buffalo wings. So one day itong ginawa kong marination sa ating chicken. So kinote ko na yung ating chicken wings at yung temperature ng ating oil is 175 above. So para kuha yung tamang temperature ng ating chicken. So ayan, kinote ko na siya. Kailangan even yung mga flour niya ay talagang takip na takip yung chicken, para pag nilagay natin sa oil mamaya crispy. Ayan mga kamuwa-muwa. So habang niluluto natin yan yung ating manok, siyempre kailangan crispy. So antayin natin siyang maluto. Okay, so habang inaantay natin siyang maluto,
Ayo, mega 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 shout out muna tayo kay Sales Blog. Ayan, si Sales Blog, mega mega shout out sa iyo, kaibigan. So, kung di pa kayo na napupunta sa kanyang channel, ayan, dalawin niyo po siya. At siya rin po ay nag-ALS. Ayan, Sales Blog. So, ayan po mga kaibigan, mga kamuwa-muwa. So, inaantay natin maluto yung ating chicken wings. Ayan, dahan-dahan lang po. Baka matalamsagan kayo ng mantika. So, habang inaantay pa rin natin ang ating pagluluto ng ating chicken wings, ay mega 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 shoutout muna tayo kay Tita Gay, ang LS, ang napakalabong LS sa balat ng YT. Ayan. Ito pong si Tita Gay, nag-iba-iba po ang boses niya. Meron po yung kapangyarihan. Nag-iba-iba po ang kanyang boses. Malalaki, mapabata. Ito po ay ang tinatawag naming Encantadia o Encantadia ng YT dahil sa kanyang iba't ibang klase ng boses. Hello Tita Gay! Ayan, matagal na akong hindi na dadalaw sa iyong bahay. Yo, so okay. So nakita natin yung ating chicken is luto na dahil ang kanyang temperature is above 75 na. So, i-set aside muna natin siya para mamaya sa ating gagawing buffalo wings. So, itong ating potato, naghiwa ako ng isang buong patatas at kinote ko lang siya dun sa flour na ginawa natin para mamaya gagamitin natin siya para sa ating side, para sa ating buffalo wings. Ayan, ala mala style ano to, Pizza Hut style. Ayan mga kamwa-mwa. So konti lang to, mabilis lang to, parang sino ko. Ayan, antayin natin maluto yung ating crispy potato wedges. Ayan, bago po ang lahat ay mega 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 shoutout muna tayo kay Ate Lolit MTB. Ayan, si Ate Lolit MTB, taga Qatar po. Ayan, hello Tita Lolit MTB, mega shoutout sa iyo. Napakabait po nito ni Ate Lolit MTB. Kung kayo po di pa napupunta sa kanyang channel, puntahan nyo lang po siya sa kanyang channel, Lolit MTB. So ayan, sa panibagong ating lulutuin. So nagpalit ako ng bagong mantika at lulutuin naman natin ngayon yung ating isa pang recipe but same marination, same coating, pero different lang ng paghihiwa ng ating chicken. Ito yung chicken breast cubes. Ito yung ating KFC style chicken popcorn. Ayan, chicken popcorn KFC style. Daming klase na pwedeng gutuin. Pwede nitong gawing pang negosyo mga kaibigan. Siguradong patok na patok ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga estudyante na nagtitipid or gustong iulam ng mga ating mga anakis. Siguradong magugustuhan nyo ito dahil subok ko na po itong ingredients na ito at marination na ito. Okay mga kamuha-muha, dahil yung mga kasama ko din sa work, pag ginagawa ko itong method na ito ng marination, yung recipe na ito ay hindi nila ako makakalimutan. They love me pagdating sa paggawa ng pagkain. Ayan po mga kamuha-muha. So bago ang lahat, habang iniantay natin ang ating KFC chicken popcorn, ay mega 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 shoutout muna tayo kay Hold OFW. Ayan, si Hold OFW ng Oman. Mega mega love shoutout sa iyo. Kung hindi pa kayo napupunta sa kanyang channel, puntahan nyo lang po siya dahil ang ganda ng mga music niya, nakaka-relax. Talaga naman pong
kung kayo ay pagod, puntahan nyo lang po siya sa kanyang channel. Marirelax kayo sa kanyang mga music. Ayan po. So malapit na maluto ang ating chicken popcorn ala KFC style at chicken fingers ala KFC style. Yan, pag naging golden brown na siya, pwede na natin siyang hanguin at iset aside para sa ating plating mamaya. Ayan. So naglagay ako dito ng tissue sa aking plato para yung mga excess oil ay kanyang masipsip. Okay, or doon malagay yung kanyang oil. So okay po mga kapwa mo. At nakukuha niyo po ba ang aking niluluto? So ayan mga kamuama, at malapit nang maluto ang ating KFC style chicken popcorn at chicken fingers. Ayan, pagka medyo naluto na at malapit na golden brown, set aside lang natin sa isang maliit na plato para mamaya para sa ating gagawin na plating. Ayan mga kamuama. So napapansin nyo, nagluluta na yung mga manok dun sa mantika. Ibig sabihin yan, malapit nang maluto yung chicken. Okay mga kamuama. So habang inaantay natin maluto ang ating chicken, ay mega shoutout muna tayo kay Kuzina ni Betchay. Ayan mga kamuama, sa kusina ni Betchay, maraming mga pagkain dun. Title pa lang, kusina. So doon maraming ang matututunan. Gusto mong mag-bake, ayan, punta ka kay kusina ni Betchay. Kasi magaling tong mag-bake. Ayan mga kamama. So ayan, hinango na natin at luto na yung ating KFC style chicken popcorn at ang chicken fingers KFC style. Sasantabi natin siya. Dahil mamaya ay mega shoutout again to Gang Gang Vlog. Ayan si Gang Gang Vlog. Kung kayo ay gusto nyo nang may kagrupo, ayan, punta lang kayo kay Gang Gang Vlog. Nag-LS din po yan. So ayan po yung ating gagawin. Ano na ba to? Yung ating chicken fingers. Ayan. So relax lang kayo ha. Huwag masyado mong madali sa ating pagluluto. Ayan. Okay. Magkamamwa. So ayan. At naluto na ang ating chicken fingers. At didrain natin yung kanyang excess oil para sa ating pagplating mamaya. Ay okay siya. So ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay ang paggawa ng KFC Singers Burger. Ayan. So meron ako ditong ice water, pero same flour pa din. Panoorin niyo yung method ko, yung style ng pagpiprito ko. So ayan yung chicken breast. Pinis ano ko siya ng konti. Ayan. Nilapad-lapad ko siya ng konti. Ayan. Tingnan nyo yung paggagawa ko. Panoorin nyo. Tsaka ngayon siya lalagay sa ice na may water at ibabalik ko ulit siya sa flour. So method nito is para maging crispy. Crispy yung balat ng ating chicken burgers para sa ating KFC Singers. Ayan. Makakatulong po kasi yan yung cold water. Okay po mga kamama. So nakita niyo po yung paggawa ko ng chicken. So set aside natin siya dahil mamaya ipiprito na natin siya. So bago ang lahat, bago ko iprito itong KFC Singer Burger na ito, ay mega love shoutout to Dimples Love. Hello Miss Dimples Love.
Mega love shoutout sa iyo. So kung hindi pa kayo napupunta sa kusina ni Dimples Lab dito, napakadami kayong matututunan ng pagluluto at iba't ibang klase ng mga recipe. Napakagaling magluto nitong si Dimples Lab. Okay po mga kamama, puntahan niyo po siya, Dimples Lab, dahil mapapalab ka sa kanyang mga niluluto. So ayan, at mainit na yung ating mantika para sa ating Zinger's Burger. Nakita nyo naman, at tumitilamsik na ang mantika. So pinisikan ko siya ng konting water dahil para malaman natin na pwede nang iluto. At ilalagay na natin itong ating chicken na ginawa kanina para sa ating KFC Zinger's. Ayan, crispy crispy talaga to. Makapasin nyo, di ba yung mainit na mantika, tapos yun yan bumubula-bula-bula kasi yung meron siyang moist dun sa chicken, may tubig siya, bibigay crispy. Ayun, parang ano rin yan, yung crispy pata yan, di ba? Pag ang crispy pata pagka inano sa tubig, ganun din yun, iba-iba yung style lang tayo. Okay, so mga kamama, so bago ang lahat, at hinahantay natin maluto ang ating chicken Zinger Burger. Say mega 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 shout out again to Shanks Black Lopez. Ayan, kay Shanks Black Lopez, Shanks yan, dalawin niyo po siya sa kanyang channel at magandang kanyang mga vlog, TikTok vlogs. Ayan, salamat po sa inyo. Kung ako po ay napakinggan nyo. Okay, mga kamuwa. So again, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa akin channel at bago pa lang kayo dito, huwag niyo pong kalimutang mag-comment para sa next video ko ay ma-shoutout ko kayo katulad ito mga sinashoutout ko ngayon. At saka i-like nyo na rin po kung nagustuhan nyo ang aking pagluluto. At i-subscribe nyo na rin po kung talagang nagugustuhan nyo ang aking channel. At i-click na rin nyo po ang bell para sa susunod na video ko ay ma-notify kayo. At huwag nyo na rin po kalimutang i-share para sa mga taong mahilig magluto. Lalo-lalo na ito, pwede nyo itong gawing business. Ayan, mga kamawa. Napasin nyo na... talagang crispy crispy yung chicken. So, importante talaga yan sa burger, no? Crispy. Ayan. So yung temperature nyan, check yung temperature nyan, mahalaga kasi yan. So para iwas tayo sa salmonella. Okay, so 92 degrees Fahrenheit yung kanyang 92 degrees Celsius ang kanyang temperature. Ibig sabihin, safe na tayo. So okay, so tapos na tayo kay Shanks Vlogs. So mega mega shoutout naman tayo kay Yads Vlogs. Ayan, kay Yads Vlog, dalawin niyo po siya sa kanyang channels. Ayan po mga kamama. So meron tayong another pan para sa ating burger bun. So i-ano lang natin ng konti yung ating burger bun, caramelized ng konti or toasted natin ng konti. At saka yung chicken. Ayan, panoorin niyo po mabuti kung ano yung mga gagawin ko. Konting tricks lang to. So kung wala kayong mga kompletong gamit sa inyong bahay, ito po, madali-dali po ito. Okay po mga kamuwa. So ayan po. So medyo okay na yung ating burger bun. So i-set aside natin siya dahil maglalagay pa tayo ng extra egg para sa ating Zinger Burger. So sa KFC wala naman siyang egg, so ginawa ko lang tong eggs, mamaya fried egg para dun sa ating Zinger Burgers. Ayan, so kasi gusto ko para sa akin, ha, gusto ko kasi yung egg, yung ilaw, yung itlog na pula. Ayan. So para pagka kinagat mo siya,
makakatulong kasi yung egg yolk dun sa chicken. Nagbibigay siya ng sauce dun sa chicken. Sauce, creaminess ng egg yolk at saka yung cheesiness at crispiness ng chicken. At saka yung crispiness din ng coleslaw. So talaga maghahalo-halo siya dun sa burger na naku, napakasarap naman talaga. Ay, nagugutom na ako. Ayan. So try nyo to, guys. Thumbs up to, thumbs up, thumbs up. Thumbs up na thumbs up talaga to. Hindi kayo magsisisi. Okay? So again, kapusta tayo kay Yan's Vlog. And mega shoutout naman tayo kay Shortcom. Ayan, kay Shortcom. Mega shoutout sa iyo. So yan, nakita nyo yung tricks. Tinakpan ko siya at nilagyan ko siya ng konting tubig para mag-moist yung init tsaka yung tubig dun sa takip. So para mag-melt yung cheese para dun sa chicken. Yung tricks. At tsaka yung egg, kahit hindi mo na siya baliktarin kasi yung para maluto yung ibabaw nung ano niya, yung egg yolk. So para yung loob ng egg yolk is hindi siya ganong lutong-luto. Pag kinagat mo siya, hiniwa mo siya, lalabas yung juice or lalabas yung egg yolk dun sa chicken. Okay mga kamama, so nakuha nyo po yung tricks. So ito po ay sa mga hindi pa nakakaalam, pero sa mga nakakaalam yung natong tricks, hello. Yan po, hello sa inyo. So ayan, isiset aside na natin muna siya kasi medyo mainit pa yon. Set aside natin siya. So meron ako itong ayan, nakita nyo, ayan, ganyan lang. So nilagay ako ng salt and pepper at nag-melt na yung cheese. Siset aside na natin siya, set aside natin para mamaya. Okay mga kamuamua, so ayan mga kamuamua, so mainit na yung mantika natin para sa ating monkey fingers. Ayan. So yung ito yung ginawa nating dough kanina. So kaya ko sinasabi po na dapat makuha niyo yung texture at saka yung lahat ng ingredients is available kasi iba tong dough na ito. Okay? Iba to dun sa nauna nating ginawa na marination na dough, okay? So hindi to flour yung ginamit natin pero same marination pa rin. Ayan po. So iba kasi yung texture nito, eh. Mas crispy ito lalo na pag nilagyan natin ng sauce. Mas kinilagyan natin siya ng sauce mamaya, tinos natin yung sauce dun sa chicken. So hindi siya lalambot, hindi siya malalata. Eka nga. Okay mga kamama, so mapapansin nyo talaga, ayan o, crispy mamaya pag inalo natin yung sauce, makikita nyo yung difference. Okay. Ayan, so babalitarin lang natin ng konti hanggang sa maluto both side ng ating monkey fingers. Ayan po, pwedeng nyo po siyang gawing negosyo sa inyong lugar. Ayan, pagka medyo golden brown na siya at hindi siya sunog ha. Okay, kaya medyo mukha lang siya sunog kasi doon sa mantika medyo luman na. Pero okay lang, caribels naman. So, kasi mamaya ikukot natin siya ng sauce. So papakita ko sa inyo paano paggawa. Okay? So bago ang lahat, habang inaantay natin ang ating cooking ng ating monkey fingers. Hello. Mega shoutout muna tayo kay Ebs Borromeo. Ayan si Ebs Borromeo. Hello, shoutout sa iyo. Yan, so medyo okay na yung kulay ng ating monkey fingers. So set aside na natin siya. Ayan, mga kamama. So again, kasi marami pa akong isa-shoutout. So hello again to Jill Andine. Ayan, kay Jill Andine, hello sa iyo. So dalawin niyo po siya sa kanyang channel. So napalit ako ng bagong mantika para sa ating syempre kailangan bagong mantika kasi Jollibee style. 4 pieces chicken joy. Ayan, di ba? 4 pieces chicken joy. So talagang pinili ko talaga yung part ng legs
at saka yung thigh part. Kasi alam naman natin pag tayo ay, ako, lalo na ako, pag kumakain ako o napupunta ako sa Jollibee, gusto ko yung in-order ko lagi dun yung leg part o kaya yung thigh part. Okay? So kaya ito yung ginawa ko kasi favorite ko yung leg parts na to at saka thigh part. Lalo na sa Jollibee. Ayan. So mapapansin nyo, mamaya talagang woo, Jollibee nga. Lalo na doon sa gravy na ginawa natin kanina ay talagang Jollibee, Jollibee. Mas masarap pa sa Jollibee. Okay mga kamama. So ayan, nakita nyo naman yung crispiness ng ating chicken ay talagang mapapakrunchy ka. Talagang janig pagka kinagat mo itong chicken ito mamaya. So again, hello to Jerome Cabanag, ang prinsesa ng mga prinsesa. Ayan, alam niyo na, ibig kong sabihin si Jerome Cabanag. Ito si Jerome Cabanag ay dati kong kasama sa work. Ayan, ito'y tropa peeps. Ito po ay taga Nueva Vizcaya. Ayan, si Jerome Cabanag, ang prinsesa ng Nueva Vizcaya. Hello, mga shoutout sa iyo, Jerome. Salamat sa mga pag-comment mo sa aking mga videos. Ayan, napapansin natin na medyo golden brown na yung ating chicken. So set aside natin siya para mamaya ay sa ating pag-plating. So hello again to ako si Pretty GTV. Ayan, ako si Pretty GTV. Mega shoutout sa iyo. And mega shoutout again to MJ Chulitz Peklats. Ayan. So MJ Chulitz Peklats, mega shoutout sa iyo mga kamamwa. And mega shoutout again to KSA Live ng Saudi Arabia. Ayan, KSA Live. Magandang araw po sa iyo. So ayan yung ating cauliflower, kinoted natin siya sa ating mixture na flour at i-tip fry natin para mamaya para sa ating garnish. Ayan mga kamama. So ayan mga kaibigan, pakinggan nyo at panoorin nyo. Ito na ang final plating. We'll be right back.
mga shout out po na tayo kay My Bird Box, second like here, shout out host. Salamat po sa pag-comment last video ko. And hello to MG Harabello. Ang sarap ipang merienda nito, kapatid. Ang galing ng pagkaka-plating mo sa last, kapatid, nakakatuwa. Salamat po. Hello to DJ Josel. Sarap naman yan, idols. Maraming maraming salamat po sa iyo, DJ Josel, sa iyong pagsuporta. And mega shout out to Hold OFW, sobrang healthy idol Maynard, favorite ko ang malunggay at fried salong. Kakaiba naman ito, ang galing. OFW in Oman here. Hello, shout out to Soskin OTB. This is what the real chef prep food looks like. Yan, thank you sa iyo, Soskin O. Hello, mega shout out to Miss Dimples Love. Ang galing mo talaga, chef. Very healthy ang gawa mong sandwich kasi malunggay at talong. May patatas at pabonggang plating. Salamat sa iyo, Miss Dimples Love. Hello, Sean's Vlog. Wow, salamat sa pag-share. May matututunan naman ako. Pa-shout out next vlog niyo po. Salamat sa iyo. Hello, and make a love shout out to kusina ni Beth Chai. Matry nga po yan ulit, sir. Very healthy and healthy and food. Yan ang kanyang comment. Hello to Desnard. Very healthy sandwich because of malunggay. Yan, thank you for your support, Desnard. God bless po. And mega love shoutout to sa aking classmate na si Amelita Bugay. Ang galing naman ng mate ko. Ayan, salamat sa iyo, aking classmate. And mega love shoutout to Pasador. Hey, idol, wow, awesome, delicious, pesto sandwich, rapsa. Pasador, next video, idol. You're good cook, thanks for sharing, keep it up. Jepoy Mabini, idol, mukhang masarap to. Salamat sa pag-share ng recipe mo, idol. Ayan, salamat sa iyo, Jepoy Mabini. Love, love, love. And make a shout out to Mama Rachel Channel. Hello, wow, ang sarap naman yan. God bless. God bless din po sa iyo, Mama Rachel Channel. Make a shout out to Maya's Life. Hello po, una po sa lahat. Ang ganda ng boss nyo at napaka-healthy ng pesto ganun ginawa nyo. Pwede pala ang malunggay. Salamat po sa iyong magandang comment. Hello to Mel Consuegra. Galing po eh, keep it up po and more power. Ayan, salamat po sa iyo, Melcon Segura. Hello to Joan HK. Sarap yan, chef. Ayan, salamat po sa iyo, Joan HK. Mega shout out to Hamina Makauyag. Hello po, sarap naman yan. Thank you po sa pag-share ng video mo. And God bless, thank you. God bless din po sa iyo, Hamina. Hello to KSV Live. Mukha pa lang talaga eh, masarap na, nakakalaway lagi. Enjoy cooking, sir. Keep safe po. Salamat sa iyo, KSV Live. Mega love shout out to Koy Vlog. Hello, mega shout out po. And shout out me po. Maraming salamat sa iyo, Koy Vlog. Mega love shout out sa iyo. Hello to Provinciana Vlogger. Hello, chef. Pagawa sana ako ng biko. Sarap naman yan. Hashtag T. Salamat po, Provinciana Vlogger. Hello to Marilyn Mayward Nabal. Wow, bago sa pandinig, mukhang masarap. Salamat po, Marilyn Mayward Nabal, at napakasarap po talaga. Hello to Wonski Vlog. Nice video, idol. Sarap ng mga cook nyo. Gagawin ko din yan, bagong kaibigan. Maraming salamat po, Wonski Vlog. Hello to Lee Buell too. Thank you, chef. Ang husay mo, lalo na natakam ako sa niluto mo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lee Buell. Hi to Terrence Bill. Brilliant and cool video. Yummy, yummy. So exotic. Keep safe. Salamat sa iyo sa pag-comment, Terrence Bill. Hello, and make a love shoutout to Sales Blog. Wishing matikman ko po ang luto mo, chef. Love this recipe. So healthy and love veggies. Salamat sa iyo, Sales Blog. Hi to George Talent Kadaldal TV. Stay connected, my friend. God bless. Your new friend, support your channel. Sana makapashout ka din. Maraming salamat po. Hi to Mamang Dolor. Kakaibang recipe, idol. Salamat po, Mamang Dolor. And love, 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 love. Big love shout out to Chris Bizarral. Need pa mimatikman niyang bossing. At Sales Blog. Ayan, salamat po, Chris Bizarral, sa iyong magandang pag-comment. Hi to MJ Bulawan Vlogs. Masubukan nga yan, mukhang masarap. Bagong menu na naman. Salamat sa iyo, MJ Bulawan Vlogs, sa iyong pag-comment. Hi to Amina L Vlog. Doktor, kailangan ko yung moringa sa dumudugo kong puso. Tama-tama yan, moringa.
sa iyong dumudugong puso. Ayan, hello to MG Harabello up here, host. Ang sarap siguro niyan, kapatid. Nakakatawa ang mga recipe mo. Kapatid, kakaiba. Lagi, keep safe palagi. Salamat po. Hello to Lenin Morales. Good, masarap nakainin. Ayan, sa aking kasama sa work. Salamat sa iyong pag-comment, aking kaibigan. At hello to Chef. Hello to kay Chef Marks. Marks Gayap. Hello po sa iyo. Chef, how to be you po. Ayan, paano ba? Ayan. Menu Special by Maynard Escare. Don't forget to subscribe, like, and share. Salamat po sa